Hello everyone, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about everything and anything Korean. I am Myla of Hallyudorama.com at ngayong gabi, pag-uusapan natin ang favorite topic natin, of course, Korean dramas. At makakasama natin ngayong gabi yung isa sa mga OG na nakasama ko sa pagiging fan ng K-dramas. Siya si Hannah Petrache ng Hallyudorama.com. Kasama rin natin nagsusulat. So, samahan nyo kaming gabi at magtsikahan tayo. All about Korean dramas. Hi mga ka-Hallyu! Welcome to our first ever episode of Usapang Hallyu. Yun nga, parang sobrang excited kami para makipag-usap sa inyo, mag-discuss tungkol sa ating mga favorite dramas, how we started. Kasi alam niyo, parang ngayon, so ang laganap na talaga yung Korean dramas, di ba? Pero it's fun to think about the years na dati kung paano nagsimula yung Korean dramas dito sa Pilipinas. Alam niyo yon nung wala pa yung mga Netflix, ganyan, tapos makikiaabangan mo yung per episode na translated sa Tagalog sa TV. Alam mo yun, parang masarap lang mag-reminis at talaga namang hanggang ngayon makikita natin kung paano nag-progress yung Korean dramas dito sa Pilipinas. So yun lang naman yung pag-uusapan na let's just have fun. Yes, of course, yan si Hannah. Ano nga, like I said earlier, isa siya sa mga nag-introduce sa akin sa K-dramas. Kasi back in early 2000, di ba, nanonood ka na. Paano ka nagsimula sa panonood ng K-dramas? Paano mo na pressure. Na-discover yung ganda ng mga Korean dramas? Na-pressure nga ako nung sinabi mong OG ako kasi parang okay, parang feeling ko. Oo naman, kasi... brief background na sa mga hindi nakakilala sa amin, si Hannah, office mates kami dati at ano, yeah. nag-bond kami over our love, our mutual love for K-dramas. Siya kasi mas advanced gano'n. Kasi marami rin siyang alam about K-pop. And ako naman kasi mostly K-dramas talaga yung kinaadikan ko eh, pero yan, si Hannah marami inintroduce sa akin magagandang K-dramas noon. So ikaw, hindi pa natin napag-usapan, when did it all start? Diba? Actually, nagsimula ako doon sa GMA, diba? Kasi, basta, bale sa GMA nag-start. Kasi doon nagsimula yung mga Korean dramas. Pero yung una ko talagang napanood is hindi yung kay Jang Nara. Meron kasi Korean drama si Jang Nara na pinalabas dito pero hindi ko pa yung napanood. Yung pinakauna in the Philippines. And then sumunod na diyan yung mga Winter Sonata, All About Autumn in My Heart. Grabe, kaya sunod-sunod si Jenny at si Johnny. I'm sure makaka-relate yung mga kaedara natin or older yung mga kaedara. Stairway to Heaven, oh my gosh. Yes. Sobrang tagal na nun. Sobrang ibang-iba na yung tema ng mga K-dramas ngayon, no? Kumpara noon. Unang-una mo na panood? Tuloy, napaisip ako kung ano yung nauna na pinalabas sa atin eh. Kung all sobrang tagal na. Sabay lang bang pinalabas yung All About Eve tsaka Winter Sonata? Kasi more or less nandun ako, talagang inaabangan ko yun eh, gabi-gabi yung All About Eve, yung kay Jang Dong-gun tsaka kay Cherim, kasi tungkol siya sa broadcast industry. Tapos yun nga, mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga ginawa namin noon about it. And then Winter Sonata, yun yung talagang super favorite ko kasi ang ganda ng itsura nung niya. Oo, tapos... Kaya pala nagpunta tayo sa Nami Island, di ba? Oo. Feel na feel natin mag-winter sonata sa Nami Island. Although autumn. Oo. Pero ang ganda, di ba, ng mga photos natin noon, di ba? Tapos, nag-winter sonata. And then, syempre, nagustuhan ko si Cheji Wu, si Jody, ng Winter Sonata. So ngayon, pinanood ko yung Stairway to Heaven na ako naman, talaga nga naman, di ba? Sobrang heavy dramas yun, no? Heavy drama. Oo, yun yung
yun yung heavy drama talaga. And then Autumn in My Heart, another heavy drama. So yun na mapapansin mo doon, sobrang dami ng heavy drama. And then sunod-sunod na yan, Princess Ours, ganyan. Kasi kakaiba din kapag, di ba, manonood kayo sa TV. And then noon, nauso talaga yung mga forum. So ngayon, nung may mga forum, masalo kami mga nakakausap. So iba yung addicts parang... Hindi pa. Ang chinoy.com. Chinoy.com. So, nag-chinoy.com kami. So, parang alam mo yun, kapag may nakakausap ka, mas lalo kang nagiging enthusiastic, nagiging addict, ganyan. Oo, ginaganahan ka. Gaya nito, pinag-usapan natin, very animated tayo pareha sa topic na yan, diba? Ako naman, ang unang-unang K-drama na nood ko is House. 2004. Full House. Tama. Yeah. Oo. Kasi before that, di ba, yung mga nauso pa, yung mga Meteor Garden, mas ano pa ako sa mga Taiwanese dramas. So, doon naman nagsimula. And then, kasi hindi ko feel masyado yung mga sobrang dry, like yung, ano, yung Stairway to Heaven. Parang hindi kaya na kumanood ng mga ganun. So, nag-start ako with Full House, sobrang cute na story lang. Mm-mm. And, ano, ang cute ng characters, ang cute ng story, ang colorful ng mga damit nila. So parang, wow. So ito pala yung K-drama na kinaka-addictan ng lahat. So simula nun, ayun, nagtuloy-tuloy na. Yun, like Princess Ours, yung Boys Over Flowers natin. Boys Over Flowers. Sa mga hindi pa nakakabasa ng mga luma naming storya sa Hallyu, marami kaming story about Boys Over Flowers noon. At kung paano namin in-stalk si Kim Bong. Ang favorite namin na si Kim Bong. Yun, nung mga panahong yun. Coffee Prince, yeah. Hanggang ngayon, very, very special pa rin para sa akin yung Coffee Prince. Yun pa rin ang most favorite kong drama. For me, alam ko maraming fans ng Goblin. Alam ko marami ng fans ng Goblin, but sorry guys, Coffee Prince pa rin ang pinakamahaba sa akin. Anyway, yun yung mga sinimula kong K-drama. Sabi sa, yun, tuloy-tuloy na, gaya na sinabi mo, pag ako naman sa The Addicts na ako nagbabasa ng mga forums eh. Hindi ako masyadong mahilig sumali sa mga forums pero nagbabasa ako. Kasi, guys, dati, pag manunod ka ng K-drama, talagang kakarilin mo dahil una-una, kung maghihintay ka ng DVD, di ba, maliit ka na. So, kung gusto mo nung the next day mapapanood mo na, kailangan mo tumambay sa The Addicts para makuha yung torrent at yung SRT, yung subtitle. Yes, so, tama. SRT. Kakaririn mo talaga yun. Na sobrang, di ba, sobrang swerte ng mga mahilig sa K-dramas ngayon dahil ang dami-dami ng ways para makapanood ka. Merong libre, meron yung very minimal lang naman ang babayaran mo, pero you can enjoy unlimited K-dramas, di ba? So, tama. So, yun. So, ikaw ba, ano yung tingin mo na mga nagbago sa K-dramas noon para ngayon? So far, ang napansin ko, very polished na talaga ngayon yung mga K-dramas. Alam mo, polished na siya noon eh. Makikita mo na maganda, mapofocus yung mga sceneries. Yun yung unang nagpa-attract sa akin. Lahat ng nakikita ko magaganda. At it doesn't help na magaganda at gwapo yung mga artista. So ngayon... grabe talaga. Sangka pa, maganda na yung setting. Ang gaganda pa naman na kapanood mo. Yung mga itsura, itsura kahit yung kontrabida eh. Parang... Yung mga kontrabida, gwapo na, di ba? Si Kim Tae-hee, di ba? Nagsimula as kontrabida. Kontrabida. Pero, ngayon. Pero one of the most beautiful women sa Korea. Yeah.
Totoo. Tapos ngayon, napansin ko, syempre, compared noon, talagang magaganda na yung mga itsura ngayon, big budgeted. Makikita mo, very polished na talaga yung itsura ng mga K-drama. Tapos, yun nga, nakakapag-CGI na sila, nang magaganda. Yun yung parang na-amaze ako eh, na talagang, wow, big budget yung mga Korean dramas sobra na ngayon. Yung kasi mga sobrang, ano sila eh, supported din ng government. And that's talagang yung very passionate sila about their entertainment industry. And it paid off kasi ngayon parang even sa malalayong bansa pinapanood sila. Na nakaka-amaze kasi parang nakakainggit na pinapatronize ng mga kahit na hindi naiintindihan yung salita nila. Pero bakit tayo na-addict sa mga K-dramas, diba? Yes. Yun nga. Tapos yun, magaganda yung mga production value. And then, of course, mapapansin nga natin, may mga changes na in terms of yung sa mga storyline, mas naging experimental na sila, hindi na sila yung mga sabihin mong linear storytelling, may mga past, present na nahihilo ka na minsan na parang wait saglit. Ano ba to? Tapos may mga mahilig pa rin sila sa mga alternate universe, parallel universe. May mga gano'n na parang saglit lang po. Dating ba yan? Eternal Monarch? Oo, na parang nakaka-confuse na siya. Na parang, ano nga yung pelikula ni Dio? Parang mga alternate universe. Inception. Inception. Parang mga ganon. May mga ganon-ganon na sila. Anyway, kung iisipin mo, sobrang laki na ng pinagbago. Kasi nung una, yung mga K-drama, sa totoo lang, hindi naman siya malayo dun sa mga dramas natin sa Pilipinas. Yes. It's just that noon, parang yun nga, like you said, mas maganda yung setting, yung cinematography, napakakulay. Tapos, well, yung mga magagandang mukha, nakikita rin naman natin sa Pilipinas, yung magaganda mukha rin naman yung artista natin, di ba? Pero, it's just that very well-produced yung mga dramas nila. Very polished, yes. And lalo na ngayon. Kasi kung dati, may pagka-telenovela-ish pa, telenovela-ish. Ngayon kasi, parang at par na siya dun sa mga Hollywood na series na napapanood natin. Diba? Kasi yung sa genre nga, hindi na siya limited to romance, yung mga rom-coms, mga melodrama. Ngayon, merong horror, thriller, merong crime, suspense, merong, yun dito pa rin yung mga sagok, yung mga historical. So, I'm sure, kahit hindi ka mahilig sa K-drama, sa ngayon, sa dami ng genre ng K-dramas, kahit, parang imposible na kahit isa doon ngayon, wala kang ma-enjoy. Kasi, there's everything for everyone. There's something for everyone. Parang gano'n. Yes, parang hindi mo na siya. Depende na lang talaga kung ano yung trip mo. Kasi totoo. marami yung nakukorna yan eh. Kasi dati, sa totoo lang, parang feeling ko sa noong panahon na na-addict tayo sa K-drama, feeling ko, na-mention ko rin to sa asawa ko na parang niche market siya na yung time na yon kung mahilig ka sa mga anime or yun sa mga telenovela. Kasi nababasa ka ng subtitle or dinadub. Yun lang yung mga mahilig sa K-drama noon. Yeah, agree. Ngayon kasi kahit yung mga hindi mahilig magbasa ng subtitle or hindi mahilig manood ng mga foreign movies, nanonood na rin sila. Kasi it's readily available din. Yes. Yun din yung napansin ko eh, na parang noon kasi hindi siya madalingang makakuha ng copy. Hindi mo alam kung paano ka manonood ng live, ba diba? Or like weekly, paano ka makakakuha. Sabi mo kanina, you still have to download yung mga torrents, ikakabit mo ba yung SRT, ganyan. So, tapos maghihintay ka pa minsan ng subtitle na minsan pulpol pa. Alam mo yon, hindi mo maintindihan na English to ha, pero bakit hindi ko naintindihan?
Pero ngayon, di ba, with Netflix, with Netflix and VU and other live, Viki, ganyan, live streaming sites, talagang makikita mo yung, talagang ano, updated sila. More or less, yung parang kung ano yung pinapalabas sa Korea, nakikita agad sa Netflix. Or minsan nga, Netflix originals eh. So, nauuna pa yung nasa Netflix before siya maipalabas sa Korea, diba? So, yun din yun. So, it really helps na mas naging global yung reach ng Hallyu ngayon with the help of these streaming sites. Mm-hmm. Tapos, yun nga, regarding dun sa genre, kasi parang dati, maybe you can just treat it now as like parang sa mga American series. Na mas meron tayong nakakapanood dito ng mga medical, yung mga dramas, romance, mga medical medical series, mga crime series. So, yun. So, even if you're not like really attracted to the Korean drama per se, pero there are different genres na pwede mong pagpilian. Yun nga, yung mga crime political. Kasi kanina, actually, may nakita pa akong meme. Tawa ko ng tawa kasi nakalagay doon. Si Hulk, parang noon. Tapos si Hulk, yung itsura yung talagang Hulk na, ang corny ng Korean drama! Parang ganun yung itsura niya. I mean, imagine Hulk saying that. Tapos ngayon, may nakalagay, ngayon, pre, napanood mo ba yung Reply 1988? Tapos with the friendly Hulk na itsura. Tapos, tawang-tawa ako doon. Hindi na yun, ano, tinidescribe niya talaga yung current, ano, situation. Sa K-dramas, oo. And siguro, yung popularity ng K-dramas lalong tumaas ngayong lockdown eh. Kasi, diba, wala kang magagawa. Nasa bahay ka lang. Manood ka ng K-dramas at I'm sure maa-addict ka. Simulan mo lang sa isa. Diba? Oo. Totoo yan. Isang ano lang, may magustuhan ka lang na isang artista. Mm-hmm. Susunod-sunurin mo lahat ng drama ng artistang yun. Tapos may madidiscover ka pa na iba. Totoo yun. Tapos, mabalik lang tayo dun sa production values. Kung dati, napag-usapan natin at na-mention mo rin yung dati na yung, kung dati, parang pini-feature lang nila yung Beauty of Korea. Kasi, yung K-dramas, ang laki ng influence yun sa tourism nila. Ang laki ng epekto nun sa tourism nila. But now, nagpa-branch out ka sila to yung mga locations abroad. Like, yun nga, yung sa crash landing on you. Parang, lahat gusto mapunta ng Switzerland, di ba? at hanapin si Captain Lee. Parang, hindi lang ako sa Korea pupunta. Sa Switzerland tayo pupunta para hanapin si Captain Lee. Totoo. Tapos sobrang big budgeted. Oo. Totoo kasi sabi nga, may nabasa lang ako na marami na nga talagang nag-i-invest sa mga Korean dramas kasi nakita nila yung potential talaga for it to be global. So syempre, 'di ba, parang maliban sa pagiging global niya, it also helps the country na kung saan nag-shoot, na magkaroon ng ano, ng mga tourist. So yun nga, punta na tayo ng Switzerland, makita natin si Captain Lee. Tapos dati, meron nga, naalala ko na meron palang Lovers in Paris, tsaka Lovers in Prague. Mm-hmm. Pero, super bihira lang nun. Pero ngayon, wow, ang dami na talagang out of the country locations. Yung Descendants of the Sun, yung yun, Memories of Alhambra, Legend of the Moon. Tapos mostly Europe pa. Parang, oh wow, bongga. Oo. Actually, marami rin K-dramas ata na supposedly, this year, supposedly mag-shoot abroad. Kaya lang, because of the pandemic, yun nga, ano, kailangan sa Korea lang muna sila. Pero, ganun man, di naman naapektuhan yung ganda dahil, of course, yung stories naman yung sinusubaybayan din doon ng mga tao. Yeah, so, sa ngayon ba, ano mga pinapanood na yung ano, K-dramas ngayon? Meron ko pinapanood ngayon? So far, ang tinatry kong tapusin is yung Stranger. Kasi sobrang nagustuhan ko siya. It's not really yung mga political drama, prosecutor type, ganyan. Hindi ko siya masyado talagang type before. Pero nung pinanood ko tong Stranger kasi, it's parang
ano, yung unique yung character ng lalaki kasi wala siyang emotion. So perfect siya sa prosecutor, tas very objective lang siya. Kaya effective nga daw siya sa prosecutor. And then may partner siya na police, si Beduna of Kingdom, doon mas natin siya nakilala. Mm-hmm. Oo. So yon, so speaking medyo of, speaking of strangers, 'di ba season 2 na 'yan, tama ba? Oo, yun nga, season 2 na. Isa yun sa mga difference noon. Unheard of yung mga season. Kasi, yun nga, after 20 or so episodes, tapos na. Yes. Tapos na yung story. Isa rin yun sa mga nagustuhan ko sa K-dramas Yung, sobrang ganda ng kwento na isisiksik nila into 16 to 20 episodes. At tapos na. Hindi na kailangan stretch. Kasi minsan pag sinistretch, Doon nawawalan ng thrill, ano, lumalaylay yung kwento, diba? Pero sa K-dramas, tapos na. Pero sa ngayon nga, yun, meron na silang concept ng season. Like yung Kingdom, na favorite din namin yan, yung Kingdom. Na mag-third season na, diba? And next year ba? Oo. May season 3 na daw for next year yung Kingdom. Tapos ito, yung Stranger, may season 2. Tapos yung hospital playlist daw, parang magkakaroon na season 2, pero hindi ako sure about it. So yun, isa pa daw, yun yung mga, hindi ko pa napapadoon yung hospital playlist, pero naririnig ko sa mga friends ko na ang ganda daw nung drama, very realistic, tapos maganda nga din daw talaga. Maraming natutuwa sa hospital playlist, maraming natutuwa. Oo. So yun yung isa sa mga gusto ko ring i-try na Korean drama. Mami ako nililista ngayon kasi although kahit pandemic, medyo nakapag-catch up ako in a way, pero marami akong sinimulan na hindi ko pa natatapos. Yun yung medyo kasi ang dami kong nasimulan. Dami kong nasimulan na hindi ko pa natatapos. Pero marami rin akong mga na-miss na magagandang dramas in the past. Pinapalikan natin. And unfortunately, yun lang naman yung magandang ano, kasi may time tayo ngayon na mag-unwind, mag-dramas, magawin yung mga hobbies natin because of the lockdown. Unfortunately nga, maraming nagkakasakit. Yun yung slagang bad effect. Oo, anyway. Ako naman ngayon, alam mo ba, from five dramas, four ongoing dramas na lang dahil natapos ang Record of Youth last Tuesday. Nanood ka ba ng Record of Youth? Sisimulan ko na yung Record of Youth. Dahil ang dami. Yun pala yung dati kong sakit about the mga Korean dramas, di ba, na parang ida-download ko lahat. So, imamaraton ko. Tapos, napapagod ako. Tapos, ngayon, iisipin ko, hindi, tatapusin ko na siya lahat para imamaraton ko rin yung mga dramas. Kasi pag naghihintay ako, ngayon, parang hindi mo naman na kailangan mag-download Yun nga, diba? Mas madali nang manood to. Oo, totoo. Yun, so, from Record of natapos yung Record of Youth, so ngayong gabi, we have Startup. Startup with Nam Joo-hyuk and Bae Suzy. Cute yung story and pero mas cute yung second lead. Ayun na naman yung second lead syndrome. The second lead syndrome is real and strong. Totoo yan! Panoorin niyo yung Startup dahil akit-akit son ho. And plug ko lang, meron tayong article sa Hallyudorama.com kung sa mga fans, sa mga nakukyutan at natutuwa kay Kim Son Ho. Alamin nyo yung mga past projects niya. Actually, may pinanood ako kagabi na parang parang mini-series lang yun kasi four episodes lang yun natapos ko. Ayan, lead star siya doon. Tapos yung You Drive Me Crazy. Tapos, yung sa Hallyudorama.com, may article kami doon. Ano pa yung mga past projects niya? At saan niya siya mapapanood? Yeah. Yes! Para sa mga fans, please visit Hallyudorama.com. Ayan. Si Kim Son Ho. Hindi kayo, sobrang cute niya, guys. Yung asawa ko dito. Sobrang cute niya. Anyway, Start Up. Tapos, Saturday and Sunday din yata yung Search.
Pero dahil nag-startup kami, so usually weekdays namin pinapalit yung search with Jang Dong Yun. Si Jang, mm. si ano, si Tale of Noctu. Mm-hmm. Yun naman, ano, mystery thriller. Hindi naman siya, not exactly horror, pero mystery thriller, ganyan. Military siya doon. Tapos, parang ini-investigate nila yung may mga namatay doon sa malapit sa DMZ kung nasaan sila. And then, after search, Tale of the Nine-Tailed. Ang dami talaga. No? Tale of the Nine-Tailed. Ang dami pinapanood. Buti hindi na may mix up yung storyline. Yan. Gabi-gabi iba eh. So, ano naman. Tsaka, magkakaiba sila eh. Kasi, yung startup, real life situations, yung search naman, military, yung Tale of the Nine-Tailed is fantasy na may pagka-horror na parang talagang nakakatakot siya. May mga eksena nakakatakot na ang galing. Mm-mm. Tapos, after Tale of the Nine-Tailed, yung Private Lives pinapalo din namin sa Netflix. Maganda rin siya. Si Private Life. Go Chumpyo. And si, ano to? Si Girls' Generation. Si Soyun? Ah, si Soyun. Okay. Si Pretty Girl. Ang ganda niya. Maganda rin yung kwento niya. So, yun. Apat yung pinapanood ko. Well, aside from, minsan nagsisingit-singit pa ako ng ano, ng mga, yung mga lumang dramas na hindi ko napanood. Oo. Ayun. Ang natapos ko pala na recently, yung School Nurse Files. Oh, meron pala, sorry. Maano lang ha, may comment daw tayo sa... Mayroon tayong comment sa Hallyu. Hi po! Hi po! Hi, Mary Jane! And... Ikaw, Mary Jane! Ano pinapanood mo, Mary Jane, na K-drama? Comment kung ano yung mga pinapanood din yung mga K-drama. Hi, Sir Arthur Doc Tolero. Si Arthur. Basta yun. Fan din ba siya ng K-drama? Ano, dinadamay ko. Dinadamay. Kasi mas maka-J-drama siya. So ngayon, kaya minansyo niya na... Huwag na natin batiin niya si Edric. Si Edric, batiin mo daw si Edric. Hi, Kuya Edric, Hallyu peeps. Eto, ganda kahit weird ng School Nurse Files. Yes, yan yung kakatapos ko lang namin na panoorin na ano na drama. Tapos Nam Joo-yuk? Si Nam Joo-yuk, yun, nandun siya. Tapos, 6 episodes. Grabe siya, no? Ang dami niyang projects. Oo. Nagulat nga ako na parang, so School Nurse Files, kakaplug lang yan sa Netflix. So, pinanood ko 6 episodes. Mm-hmm. Tapos, doon ko nakita itong project niya na ano... ano to yung startup? Sabi ko, wow, grabe kumakayod tong lalaking to. Pero itong School Nurse Files, cute siya, na weird, na medyo hindi ko matahi yung mismong buong storyline niya. Pero it is based kasi on a book. So ngayon, na-curious ako, anong book na to? Kasi parang mataas yung, parang anong tawag mo doon? Best-selling daw yung book. Pero anong tawag mo doon? Pero pag nung translate kasi siya into the drama, medyo na-weirduhan ako in a way. Pero maganda siya. Alam mo yung ganun na parang madami kang questions at the end of the drama. Hindi ba pambata? Medyo hindi siya pambata eh. Kasi doon sa first episode pa lang medyo natakot na ako eh. Pero cute siya. Setting niya kasi is a high school. Tapos may mga jellies. Yun yung cute eh. Magaganda yung mga CGI ng mga jellies. Pero yung plot, iniisip ko ba kung meron yung mga jellies na yon, does it represent something sa real life? Yun, ayan na naman, di ba? Napapaisip na naman ako. Kasi gusto ko siyang i-translate. Pinapanood ka ng, pinapanood tayo ng ano, ng boss. Dati kong boss at boss mo. Si Ate Tex. Ma'am! Hi, Ate Tex! Hi, ma'am. Sorry. Ate Tex, anong pinapanood mo? Anong pinapanood mong K-drama? Ma'am Tex. Yes, yung Ma'am Tex. Comment ka, Ate Tex. Yan. Napupuyat yan si Ma'am Tex kasi nanonood ng K-drama. Tapos tuwing morning, yan, nagkukwento siya ng mga napapanood niya.
Na ano? Ayan! Hi, ma'am! Ayan, nag-hi siya. Nag-hi siya. Hi, Ate Tex. Ate Tex! dapat nagbabantay ka ng bagyo ngayon, ha? Hindi ka nanonood sa amin. Dapat si Mang Tani pinapanood mo. Okay, ingat ka sa mga kahalyo natin na, yeah, manatili na lang tayo sa mga bahay natin para ligtas tayo, hindi lang sa bagyo, sa sakit din. Manood na lang kayo ng K-dramas, guys. Mm-mm. Kasi yun nga, alam yun, pwede namang maging aware kayo sa totoong news, okay? Yun yung mga dapat yung panoorin. Pero to take your mind off sa mga negative stuff, ganyan, just watch Korean dramas. Yung mga light lang, para hindi kayo masyado mag-isip, eto nga, tignan mo, weird na nga itong school nurse, fast na paisip pa ako, diba? Pero okay naman siya, fun siya. Isa rin yung sa mga, sa mga, kaya na-addict tayo, kasi, parang, temporary sa mga sakit sa ulo, sa stress, di ba? Pagka panood mo, yung kahit bagot na bagot ka, tapos makita mo si Park Bogum ng umite, yung mapapangiti ka na. Yung mga tipo, sabi ko, hi, at text mo, multitasking. Masipag talaga yun, si Ma'am Tex, nagde-deploy din yan, nagmo-monitor kay Mang Tani, nanonood. Ayan. Anyway, ayun. Ayan. Hello, guys. Are you still there? Hi guys, sorry. Medyo nagkaroon ng technical problem yata on my part. Pero yun nga. Ano, Ate Mai, can you please repeat what you said earlier? Medyo nagkaroon ng technical problem. Just your final thoughts na lang kasi mag-good night na tayo sa ating mga kahali. Just your final thoughts. Anong tingin mo sa kung bakit kinagat ng mga tao ang K-dramas? What? Kasi meron tayo nga palang isang avid reader ng Hallyu, isa sa mga followers natin sa Facebook. I think it's Miss Lolit Manahan. Na-mention ko lang. Parang na-comment niya na what's the magic of K-dramas? Kasi bakit baliw na baliw ang maraming tao dyan? Hi, Kuya Ray! And Anna Ri, kumusta mga friends natin? I miss you, Kuya Ri. So, yun nga, I think the magic of K-dramas is, of course, first of all, pero it's very physical yung pagtingin ko. Yung mga actors and actresses, they are very polished. Ganyan. So, parang siguro yung mga tao na attract, syempre, physically, the physical na itsura. But, aside from that, syempre, makikita mo yung production value niya nung it's all about, parang makikita mo yung production value, and at the same time, you see a very different culture from ours, di ba? Na parang makikita mo yung buhay sa Korea. I think, K-drama enables us to escape, lalo na ngayon na nandito lang tayo sa loob ng mga bahay natin, di ba? So, watching K-dramas enables us to escape and see beautiful places, di ba? Nakakapag-travel ka, ganyan. And yun nga, yung culture, na-amaze ka dun sa yung mga daily grind nila, di ba? Makikita mo sa mga K-dramas. Although, of course, di ba, that's not everything din naman, na hindi rin naman, kunwari, what can you say? Meron din naman mga hindi pinapakita ang K-dramas, of course. So kapag nagpunta ka sa Korea, madidiscover mo na, ay, kakaiba pala. Kunwari, sa mga K-dramas, yung sina Ajuma, ganyan-ganyan, akala mo, may mga, lahat ng Ajuma friendly, sorry guys, pero, of course, parang mga Pinoy din yan or any other nationality. Iba-iba rin. May mga kakaiba rin naman na hindi makikita sa K-dramas. But, of course, yun nga. Tapos, siguro,
they're very real. Ewan ko, sa tingin ko lang, real yung mga K-dramas in a way na parang nakaka-relate tayo sa mga struggles nila din minsan, diba? Lalo na ngayon, parang hindi na siya more of like the very, anong tawag mo doon, fantasy. Basta, may mga ganun akong feeling na kapag minsan nanonood ako ng K-drama, minsan nakaka-relate ka sa bida or hindi. And at the same time, siguro, yung parang, anong tawag mo doon, minsan kasi, so, pwedeng makarelate ka realistically dun sa mga dramas. And at the same time, lalo na, for example, dun sa mga stories on first love, feeling ko yun yung nag-attract sa akin in the first place. Yung mga nanonood ako ng Winter Sonata, parang, Papa, believe ka ng shocks. Talaga nga naman, di ba? Na parang, yung first love niya, yun yung parang nakatuloy niya, kahit in the end tragic or dun sa Stairway to Heaven, yung mga ganon. Yung sobrang, sobrang cute din. And lalo na ngayon, na they're trying also to reach out to their global audiences na minsan magugulat ka na lang, nag-speak na sila ng English, ganyan, or you know, yung mga through the locations. Actually pala, kanina nag-research ako, naalala ko na may nag-shoot nga pala dito na Korean drama, yung Forest daw. Ano yun? Sa Intramuros. Oo, so yun nga, diba? So yun, maraming facets ang Korean drama na, alam mo yun, minsan hindi mo na ma-pinpoint more or less kung ano talaga yung what made you attracted to them. Pero of course, parang for me, K-drama offers me parang escape from the everyday grind that we have. Which is, sa tingin ko naman, not really bad. Of course, it's just like also watching anime or like the American series, ganun. Pero yun nga, K-drama's like, K-drama's life, parang ganun. Ako naman, I think, well, sa film context, maraming cultural similarities Korea and Philippines na makikita nagre-reflect sa mga K-dramas. So, well, yung love for family. Usually, di ba, kita natin sa mga K-dramas, sabay-sabay silang kumakain, dami nilang, ang dami nilang pagkain, tapos kama nila sa bahay, lolo at lola nila. Di ba, parang very, very similar din sa mga values na meron tayo sa Philippines. Yes. And then, of course, like we mentioned earlier, no, yung perfect leads, yung ang gwapo, ang gaganda, sura, at ang perfect ng kanilang mga characters, yung mga yung second lead, martyr, yung parang gagawin na lahat, pero in the end, hindi naman mawapa sa kanya yung pinag-aagawan siya ng ilang lalaki. Di ba? Who wouldn't like to be like that? Yes. And like you mentioned, yung mga ganong stories, kaitan eh. And later on, kaya rin tayo na-hook. Dahil natin yung drive talaga ng Korea na pagandahin yung mga dramas nila. Kasi makikita mo yan if you watched dramas 10 years ago or even longer than that, makikita mo yung difference pagdating sa cinematography, pagdating sa yung location and all. Nagre-reflect talaga at ayun, nagbunga naman lahat ng ano, ng pagpupursige nila na pagandahin yung mga K-dramas. Yeah, tama. Agree ako dyan. Parang who would have thought, di ba, na magiging very global siya. Hallyu was just like, ano eh, yung initial target lang yan is East Asia. It's just China. It was just Japan. And then it came to the Philippines, East Southeast Asia. And now they're very global. I think for me ha, kasi, di ba, Netflix, it has access na talaga sa lahat. And with the, ano, yung with BTS, ganyan, di ba? They're part of the Hallyu wave na eh. So, talagang kakaiba yung, ano, yung with the support of the government. Yun yung nakaka, we can, maybe we can learn from that. Yung eventually, of course, eventually, pwede natin, marami tayong matututunan doon sa mga ginawang actions ng Korea para maging global yung ano yung product nila, parang naging cultural export yung ano yung mga Korean dramas nila. So yun, ayun, sana nga ma-inspire tayo. Eh etong ano, hindi naman natin pino-promote lang yung K-dramas, of course. We're hoping na I'm sure marami, may mga dramas din naman sa Pilipinas na malapit-lapit na doon or tried naman talaga na pagandahin yung mga projects nila. So, yeah.
yung mga descendants of the sun natin. Maganda yung pagkakagawa. So, yun, na-awardan sila sa Korea, mm-hmm. diba? So, hindi ka naman marirecognize kung hindi magawa yung maganda yung production natin dito sa Philippines. So, yun, we are, in ano naman, we're also striving naman din. Parang maganda na gamitin nating inspiration yung mga Korean dramas para sa mga dramas natin dito sa Pilipinas. Yes. At bilang panghuli na lang, plug ko yung website natin. Please follow us and read our stories on Hallyudorama.com. Marami kami doon mga reviews, yung mga features sa mga artista na, na yung iba mga up and coming, like star, like si Kim Soho nga of Startup, meron tayong feature about him. And yun, sana yung ating mga social media bakit. You can follow us on Twitter at Hallyudorama and also on our Facebook, Hallyudorama. So, palaging na-update yon every time we have new articles coming up. So, yun nga yung bagong article ni Ate Myla about the star in startup. And then, the F4 reunion na mayroon kaming link. If you miss the performance, huwag na kayong maghanap sa ibang links. Pumunta na lang din kayo sa amin. Naroon lahat ng mga nandoon yung link ng videos ang kinanta nila and also what happened talaga doon sa F4 reunion na yon. So, panoorin nyo rin yon. Pumunta kayo sa website namin. And also, we also have our YouTube channel. So, search it, Hallyudorama. So, yon. Okay, guys. Maraming salamat. Sana samahan niyo kami ulit sa susunod na Usapang Hallyu. Yes. Yung post social media kung kailan yan. At baka meron kami suggestions kung gusto niyong pag-usapan natin next. Maraming salamat sa panonood. Yes, Annyeong. Thank you very much for watching. Annyeong. Ingat kayo sa bagyo. Please Annyeong. Prepare. Ingat kayo sa bagyo, please. Stay at home. Watch K-dramas na lang. Annyeong. Thank you for watching.